At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Rap-Rap dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Mahirap ang buhay ni na Rap-Rap dahil tagalabalang ng damit ang kanyang ina. Kaya naiingit si Rap-Rap sa mga klaseng yada mayayabang dahil sa ang kanyang mga laruan ay plastik lang. At minsan, binilhan siya ng inadang pangregalo, ngunit di niya nagustuhan dahil hindi babahalin ang regalo na binili ng kanyang ina. Kaya pumunta si Rap-Rap sa isang palengke at nakita niya ang isang salamangkero at ipinakita ng salamangkero na pwede niyang gawin ng isang bagay na kaiba. At isa na si Rap-Rap na sinabihan ng salamangkero kung pwede niyang gawin na pera ang hawak niyang papel. At ginawa naman ito ng salamangkero. Pero, ibinalik din sa dati ang minagic na papel na daging pera. Sinabi ni Rap-Rap na huwag nang ibalik dahil sayang ang mga ito. Ngunit sabi ng salamangkero ay di sa kanila yun at ibabalik nila. Kung gusto raw magkaroon ng ganoon na pera, magsipag para makamit ang gusto niya. Nang ubalis na ang magikero, ay naiwan niyang isang papel. Magic wrapper na ginamit niya sa pagmamagic. Pinulot yun ni Rap-Rap at may naisip niya. Naging mabait si Rap-Rap sa harap ng kanyang ina. Nang umalis na siya, sinubukan niya na gamitin niyo. At totoo nga, nagbago ang kutsing papel at ito ay naging baganda. Pati pagkain ay sinubukan din niya na imagine. Masayang masaya naman ang kanyang ina. Nagmakita na ubos ni Rap-Rap ang kanyang pagkain. Naku anak, ang galing-galing mo naman. Biruin mo ha, naubos mo yung pagkain mo dyan sa pinggan. Sabi ko na nga ba sa'yo eh, paborito mo ang galunggong. Hayaan mo anak, sa susunod, bibili ako ulit ng galunggong. Opo, bumili po kayo ulit ng galunggong, Nay. Paborito ko po yun eh. Ah, teka nga pala anak, sandali ha, babalutin ko lang yung regalo mo. Ah, asan na yun dito? Dito ko lang nilagay ah. Ako, kuan po, inay. Ako na lang po yung magbabalot. Ako na rin po yung maglilinis ng bahay. Ang sipag naman ng anak ko. Yan ang gusto ko sa'yo. Mabait at masipag. Kaya mahal ka ng nanay eh. Ah, sige ah, maghugas ako ng plato. Ako, nay, ako na lang po. Ako na din po yung maghugas ng mga plato, takayang-kaya ko po linisin yan lahat. Ako na po. Salamat kung ganun, anak. Alam mo, ang dami kong labahin ngayon eh. Mabuti na lang at masipag ang aking anak. Sige, Pinoy. Maglaba na po kayo. Ah, sige, anak. Maglalaba ko, ah. Diyan ka lang, ha. Sige po, Nay. Ayun. Dito na sa akin ang magic wrapper. Maggawa ko na naman ang gusto ko. Ngayon, ayaw ko ng mga pangit na nangyari sa akin sa buhay ko. Oh, palalagpasan ko yung kwan, mga kaibigan ko. Kung anong meron sila, mas palalagpasan ko pa. At mas magaganda pa. Ayaw ko yung ganitong buhay. Yoko, gusto ko, maranasan ko rin yung buhay mayaman.
Ngayon ay bigayan ng gift. Ngayon, meron na ba ang lahat? Meron na ba? Okay, Rap-Rap, ikaw ang mauna. Okay, sino ang nabunot mo, Rap? Akin na yung papel at babasahin ko ang pangalan. O, teka. Ang nabunot ni Rap ay si Jules. Lika, Jules. Tingnan mo yung regalo ko sa'yo. Okay. Wow! Ano to, Rap? Ano po, ang ganda naman ng regalo mo. Wow! Sulit! Salamat, Rap, ha? Walang anuman. Enjoy! Sana magustuhan mo yan. Paano ka nakabili niyan? Di ba? La bandera at tindera lang nanay mo. Di ba, taga-barangay to kingdom kayo? Anong pakialam ninyo? Kung saan ko nabili yan? Bakit ko nabili yan? Dami-dami niyong satsat. Ingit lang kayo sa regalo ko, no? Ang yabang naman ito. Yabang! Masuntong nga kita. Ang yabang mo! Aray! Anak, bakit ka naman nakipag-away, ha? Hindi naman kita pinalaki ng ganyan. Eh, dapat, hindi ganyan ang asal mo. Kasi hindi naman, kita pinalaki ng action star. Pinipintasan ako, nilalait ako ng mga kaklase ko dahil sa kalagayan ng buhay natin. Labandera at tindira lang daw po kayo. O bakit ka naman napikon? Huwag kang magalit. Kasi, yun talaga ang trabaho ko. Anak ha, huwag kang magagalit ha. Kasi, yun talaga ang trabaho ko. At isa pa, wala namang masama sa pagiging tindera at labandera. Di ba? Marangal na trabaho mo yan. Di ka nanaapak o nanakanakit ng kapwa mo. Marangal na trabaho ito, anak. Kaya huwag kang magalit. Alam mo, anak, nang dahil sa pagiging labandera ko, eh napapakain kita, napapag-aral kita. Hindi tayo nagnanakaw o kaya nandadayan ang kapwa natin. Di tulad ng iba dyan. Makakuha lang ng konting pera. Nananakit na sila ng ibang tao. Dapat, sinabi mo na marangal ang trabaho ng nanay mo. Di yung agad-agad na nagagalit ka. Hayaan mo nga mga taong ganyan. Eh, wala silang nagagawang maganda sa kapwa nila. Darating din ang araw, anak, ha? Tandaan mo ito. Huwag mong ikahiya ang trabaho ko dahil nanggaling sa malinis ang pera na pinanggagastos natin sa araw-araw. Hindi tayo nagnanakaw. Hindi tayo nangloloko ng kapwa-tao. O diba? Kaya huwag mo silang gayahin, ha? Huwag kang makipag-away. Ha? Opo, inay. Tignan mo tuloy. Puro galos ang katawan mo. May black eye ka pa. Hayaan mo sila. Ingit lang mga yan. Opo. Naiinis lang talaga ako kasi, nay eh. Sige, tama na yung away-away na yan. Umiwas ka na lang sa kanila. O sige, anak ha. Magluluto na ako. At saka kukuha ako ng malamig na tubig para idampi ko dyan sa sugat mo. Ayan. Marami na naman akong nagupit na papel. Oh, pag naging pera to, makakabili na kami ng mas magandang bahay. Kami ni nanay, magbabago na yung buhay namin. Ngayon, ilalagay ko dito mga to. Tatakpan ko ng magic wrapper na to. Yung mga papel na
kwan, ginupit-gupit ko para maging pera. Nahan, magbibilang na ako ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Gawin mong perang lahat ng papel na yan. Magics! Ayan. Yes! Yes! Ayan oh, ang daming pera oh. Mayaman na kami! Mayaman na kami! Dami na namin pera, makakabili na kami ng malaking bahay! Nay! Nay! Marami na tayong pera, Nay! Ha? Halika dito, Nay! Anong pinagsasabi mo dyan? Kumain na nga tayo. Nay! Ha? Dami na tayong pera. Ano? Anak, gutom lang yan. Anak! Oh! Saan galing yung pera? Saan galing yan? Nay, napulot ko pong perang yan. Saan mo napulot? Talaga ang daming pera. Pero anak, hindi natin pag-aari yan. Baka may maghahanap dyan. Akin na anak, isasauli natin sa may-ari yan. Sige na, akin na. Nay, pera po natin ito. Yung akin na, dadalhin ko sa estasyon ng radyo. Kina? Oh. Sige na, akin na. Nay, huwag. Pira natin ito. Hindi, anak. Hindi. Akin na. Akin na. Nay. Babalik natin ito sa may-ari. Alika na. Tama na. Alika na. Akin na. Akin na. Nakakainis talaga yung nay, oo. Pera na. Naging bato pa. Yung pa yan. Bitong sinanay ko. Talaga, oo, palibasa, mahirap lang kami. Kailangan na mabago kong pag-iisip ni Nay. Teka, kukunin ko yung magic wrapper. May kagawin ako. Di na kami maninirahan sa bulok na bahay na to. Titira lang kami sa mansyon. Kailangan na baguhin ko yung pag-iisip ni Nay. Ha? Oo, titira na kami sa mansyon. At sa magandang subdivision pa. Isa, dalawa, tatlo, magiging magandang mansyon ka. Oops! Ah. Wow! Ang ganda na ng bahay namin. Ang ganda-ganda na. Hindi na bulok yung titirahan namin ni Inay. Ang ganda-ganda na. Wow! Ganda. Teka, titingnan ko sa loob ng bahay, titinan ko ang bahay naming bago. Mayaman na kami ngayon ni Nay. Nay! Nay! Papasok ako sa silid. Saan kaya si Inay? Wow! Ang ganda naman dito. Ang gagara ng mga gamit. Oh. Ang gaganda, ang lalaki. At may kutsi pa kami. May swimming pool pa. At ang sala namin, oh, ang luwang. Titingnan ko si Nay. Ayan o, oh, tulog na tulog pa pala. Ngayon, magbabago na rin kayo, Inay. Mararanasan na natin ang maginawang buhay. At hindi mo na rin ako uusisayin sa mga bagay-bagay na nakikita mo. Ayun, mayaman na tayo. Magkakaroon na ako ng mas maayos na nanay. At maganda pa. Matalino, mabango, hindi lusyang. At pwedeng ipakilala kahit kanino. Ayun, umpisahan ko na siyang baguhin sa pamamagitan nitong magic wrapper. Ngayon, bibilang na ako ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Tatalab kaya ito sa kanya? Oh, ayan. Sana tumalab sa kanya yung rapper na ito para magbago na siya. Oh my God! What is this thing? Why the rapper is here, my God? Ano ginagawa mo dyan, ha? Nay, kayo po ba yan? Ang ganda-ganda nyo naman, Nay. Ang ganda-ganda nyo. Pati mukha nyo, oh. Para kayong artista. O ano bang ginagamit nyo para kayong modelo ng isang sabon na pampakinis? Kayo po ba yan, Nay?
What? Excuse me? Oh? My name is Sonia. At saka isa pa, bakit ka nagtataka kung maganda ko? Hindi ba yun naman ang gusto mo? Kaya nga lagi akong nagpapaparlor eh. At lagi ako sa mga cosmetic surgery. Eh, laging may salamat, Dok, di ba? At syempre, alam mo naman, I'm in a fashion industry, di ba? Kailangan na maganda talaga ako, di ba? And please, ah, okay? Don't call me nanay. Call me mom. Opo, ma'am. Very good, anak. Just call me mom, not nanay. Bakit hindi ka pa kumakain dyan? Baka magutom ka nyan. Hinihintay ko po kayo na eh. Ay, ma'am pala. O bakit mo naman ako hinihintay? Kasi po, di ba, lagi nung po akong pinagluluto. Tapos lagi po tayong sabay kumain. Ikaw naman oo. Marami tayong kusunera. Makatulong! Sila ang gagawa nyan. Sila ang magluluto para sa atin. Masisira ang aking kutis at kamay. Kailangan ko ito sa trabaho ko. Yung magandang kutis. Pero mami, mas gusto ko pong nanay ko mismo ang nagluluto. Una naman. Sige na mami. Sige na po. Ayan, ito ang niluto ko para sa'yo. Ma, bakit po sunog? Diba I told you I cannot cook? O, tingnan mo naman ang itsura ko. Haggard na haggard ako dito. Sige na po, kawawa ka naman po dun sa kusinera. Doon na lang po ako magpapaluto, hindi ko kakainin yan, sunog. Ang ganda-ganda naman ng mami ko. Super-super ganda. Uy, ihahatid lang naman ako sa school. Nagpaganda pa. Ha? Ang ibig mong sabihin, anak? Ako ang maghahatid sa'yo sa school? Eh, sino nagsabi sa'yo, ha? Eh, bakit po kayo nakabihis ng ganyan? Eh, kasi meron akong meeting ngayon. Meron akong fashion show sa abroad. Doon ako pupunta. Eh, para magpirma ng kontrata. Di po ba lagi nyo naman ako natin sa school dati? Eh, alam mo, may sarili kang driver. Siya na lang mag-asikaso sa'yo at mag-ahatid sa'yo, ha, anak? Kasi po, mas masaya kung kayo mismong nanay ko mag-ahatid sa akin, eh. Halika nga rito. Alam mo, as much I would love to go in your school, eh, si mami, busy siya sa work. Marami akong inaasikaso sa trabaho. Bakit po noon? Kahit busy kayo, sa paglalaba, inihahatid niyo ako sa school. Bakit ngayon? Hindi na pwede. Bakit po, mami?
Ano kaya ang kahantungan ng ginawa ni Rap-Rap? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Rap-Rapper dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.